What's up mga kapadyak, sa video na to, bike check tayo. I-bike check natin itong Phantom fat bike ko. May ginawa na akong bike check sa Phantom Blast na fat bike, yung all slack. Pero ngayon kasi, dami ko na na-upgrade dito. Gagawin natin, i-say-say natin lahat ng upgrade na ginawa ko dito. Pipilitin natin i-justify yung mga upgrade na ginawa ko. Saddle. Balta natin yung saddle nun kasi yung saddle, sobrang taba. Nagamit tayo yung iba saddle. Ito, ZTTO branded na saddle. Yung shape niya, yung profile niya, parang kamukha siya ng weapon ambush na saddle. Yung weapon ambush yung pinakamaburito ang saddle. Kaya lang, wala tayong mahanapan. Bumili na kang iba. Seat clamp, para hindi na quick release. IS to post mount adapter, pang 180mm na rotor. Sa likod, tsaka sa harap din nata, 180mm. Magpapalit kasi ako ng rotor na 180mm harap likod dito sa fat bike. Tapos, tapos bumili akong master link pang 9-speed. Tsaka to, ZTTO na stem, pedals, sealed bearing pedal, color black. Kuha na din ako ng 9-speed na kadena. Kasi papalitan ko yung drivetrain nito, gawin ko 9-speed eh. Ito is sealed bearing headset, pang size 44 taas baba. Non-tapered, zero stock. Sana tama yung binigay sa akin sukat. 44 taas baba, tama naman. Sealed bearing headset natin yun. Yun lang, medyo nalason na ata ako sa pagpapat bike na to eh. Kaya napasarap tayo ng pag-upgrade dito. Ang natitira na lang yata dito is yung frame. Tsaka yung ito, yung gulong, yung goma. Alos lahat na baltan ni. Yung premium pa din, yung Phantom Blast na frame na binili kong fat bike. Yung fork, nagpalit tayo ng fork, GP Gaia, na 34mm yung taba ng stanchions. QR, air fork pang fat bike, may rebound adjustment. May ginawa na tayong video tungkol dito, kung hindi nyo pa yung napanood, panoodin nyo na lang din. Nung una, okay pa ako na naka-rigid. Pero nung isang beses na sinubukan namin mag-trail, gamit yung rigid, sobrang hirap. Dapat talaga suspension. Eh, ayun, buti pinahiram tayo ni GP Bike Parts Philippines ng fork nila. Ayun yung nakakabit ngayon dito na subukan natin. Mas masarap nang ipang trail itong bike na to gawa ng fork na yan. Headset, nabalta ko na pala headset nito, naka sealed bearing headset na to, ZTTO yung brand. Yung drivetrain na bago ko na din pinalitan ko na, naka 9-speed na to, 1x9-speed. Nagpalit ako ng crankset, wala lang, trip ko lang. Pero same pa rin ng laki ng chainring, 40 din. Pero ang kaibahan nga lang, narrow wide na yung chainring, hindi na kailangan ng parang bash guard para sa chain retention. Mas less yung chance na mahuhulog yung kadena dito sa chainring kasi nga narrow wide na yung chainring na ginamit ko dito. Pero yun, ano pa din, square taper pa din to. Luma na tong crankset na to eh. Sayang nga lang wala tong kabitan nung granny. Kung may granny yun, maglalagay pa rin ako dito ng 22T na chainring. Kaya lang wala eh. Etong kadena, bago to. Naglagay ang bagong kadena kasi bago lahat eh. Bago chainring, bago yung kaset. Dapat bago yung kadena para mas smooth. Kaset, nagpalit na ako ng kaset. Yung RD, yung Deore na 9-speed, lumang RD ko yan. Kinamit ko lang dito. So, ayan yung drivetrain niya. Yung shifter, Alibio, 9-speed. Yung stock nito na naka-grip shift, maganda rin naman. Namimiss ko nga minsan yung grip shift na yun kasi pwede akong mag-shift mula 1 hanggang 7. Isang ganun lang, sasagad mo na ganun. Hindi ka gaya dito, papitik-pitik ka pa isa-isa bago ka mapag-shift, isa or dalawa. Ang maganda kasi, mas matigas yung RD nito. So, mas okay-okay siya ipantay. Kaya ako nagpalit ng RD. Yung preno pala nito, zoom na hydraulic brakes. Meron na rin akong ginawang video tungkol dun sa zoom na hydraulic brakes. Hindi nyo pa napanood, panoodin nyo na lang din. Since kulay pula, tapos kulay pula naman siya mga parts, I think bagay din naman. Hindi ko pa ito pinuputulan kasi I think ito lang yung haba ng kable niya. Hindi kasi siya ganun sobrang haba. Parang tama lang. Tinesting ko dito yung zoom. Okay naman yung experience ko. Maganda naman yung naging experience ko. Wala akong naging problema dito sa zoom na hydraulic brakes. Kayang-kaya niyang patigilin tong bike pag kinakailangan. Pag sobrang tarik ng mga pababa, hindi ako natatakot. Hindi ko pa na-experience na mawala ng preno dito sa zoom na hydraulic brakes. Napang-trail ko na din. Maayos naman. Kaya tingin ko, baka di ko na rin tanggalin dito sa bike. Itong zoom na hydraulic brakes na to. Okay na ako dito. Ito naman yung rotor na gagamitin ko. Weapon ambush na rotor, color black, 180mm. Papalit natin ito sa 160 na stock. Ito, available din to sa haranimall.com. Kung gusto yung bumili nito, pwede kayo mag-order doon online. Gamitin nyo lang yung coupon code na Andy Ahon para sa discount at free shipping. Lagay ko sa description yung link. Hindi na obra yung IS to post mount adapter natin. Kaya kailangan palitan to ng iba. Hindi na abot eh. Lumaki na kasi yung rotor. Gagamit tayo ngayon nito. Ito yung adapter na kailangan natin. Ano? 20mm IS. 160 gagawin yung 180.
sa likod, tsaka dito sa harap. Pareho silang naka 180 na setup. Weapon ambush yan. 180 siya, harap likod. Yung braking power nitong preno, kasi nga, laki ng rotor, solid. Malakas yung preno niya. Itong handlebar, submit na loop bar. Yun nandito. May ginawa na rin ako video about dito. Kung hindi nyo pa yung napanood, panoodin nyo na lang din. Ito kasi yung pinakamurang loop bar na aluminum na pwedeng mabili. I think kasi bagay dito eh, sa mga fat bike yung naka-loop bar. Kung takbon chill lang, okay yung ganyang klase ng handlebar. Kaya lang, ang haba niya, sobrang wide. Parang naisipan ko na putulan. Kasi yung John 710 lang yung haba nandito sa dito. Ito, 740. Pwede pang bawasan. Yung stem, nagpalit din ako ng stem. Mga short stem ako dito na ZTTO. 60mm yung stem nito. Yung stock kasi, maiksi. Sobrang iksi yung stock. Hindi ko trip yung sobrang iksi. Itong seat post, bago na rin to. Hindi na yung old school style na seat post na nandito sa stock. Yung saddle, bago na rin. Kasi yung stock ng Phantom Blast, sobrang taba eh. Sobrang laki. Hindi ko trip yung ganung saddle. Ito, may butas sa gitna. So, ito, medyo compatible sa atin to. Yung saddle na to, hindi sumasakit. Kahit magra-ride ng matagalan, very comfortable siya. Yung wheelset dito sa harap, kinailangan magpalit ng wheelset kasi iba yung hub spacing ng fork na to kesa dun sa stock hubs na nandito sa bike na to. Yung stock hubs kasi, 150mm, so malapad. Ito, 135 lang yung swak dito sa fork na to. Buti, may nagpairam sa ating hubs na 135. Pinakabit ko siya dun sa stock rim set. Kaya kulay itim yung rims nito kasi binugahan ko lang. Binugahan ko lang ng boss ni. Kasi hindi ko trip yung pula eh, na rims. Kaya ayun, kulay itim na siya. Etong pedal, ZTTO, nagpalit na ako ng pedals, seed bearing na pedals na aluminum. Kasi nga yung stock pedals nitong Phantom Blast, maliit tsaka plastic. Tumudulas yung paa ko dun, nahuhulog dun sa pedal. Kaya nagpalit ako ng pedals na ganito para makapit sa sapatos pag naka-flat shoes ka lang. Ito yung seat clamp. Pinalit ako yung seat clamp pang madamot. Yung hindi quick release. Pang madamot yung ganyan na setup eh. Dito sa likod, ayan, nakikita nyo, iba yung hubs niyan. Itong hubs nito is e-bike motor. Itong fat bike ko kasi, ang sikreto nito, may motor to. Kaya hindi ako nahihirapang gamitin siya sa padyakan, sa ahon, sa malayo. Kasi nga, naka-e-bike yung setup ito. May nagpairam sa atin ng e-bike kit. Dito ko sinalpak, dito ko tinesting na gamitin. E-bike conversion, FB page, lalagay ko sa description. Kung interested kayo, check nyo yung FB page nila. Magkakaroon din tayo ng episode about dyan sa e-bike conversion na ginawa ko dito sa bike na to. Abangan nyo na lang. Yung hub niya, andyan yung motor niya. 36 souls yung hub kasi na yan. Kaya kinailangan ko ng rims na 36 souls din. So, napabili ako ng rims na 36 souls. Yun yung nandito sa likod. Kulay itim yung nabili ko. Kaya, kinulayan ko ng itim yung pula na stock nito sa harap para lang match sila, para terno, na parehong itim. Yung battery, andito sa loob. Kaya hindi siya mukhang e-bike kasi saan yung battery? Hindi nyo naman nakikita yung battery. Diba? Andito sa loob ng bag na to. Etong bag na to, gawa to ng Flat Is Boring Industries na Cebu base. Pinakustom ko sa kanila, pinagawa ko. Sabi ko, paglalagyan ko ng battery ng e-bike. So, yun, ginawa naman nila. Kaya ayos na ayos. Kaya lang pula yung ginawa nila eh. Sabi ko, itim sana eh. Pero okay na yan. Okay na yun, gamitin na lang din natin. Tapos yan, may mga bags pa ako dito. Flat Is Boring Industries din ang gumawa. Meron ako dito, dito, dito. Kasi nga, wala na akong lagayan ng water bottle. Dito na lang ako naglalagay ng water bottle. Kasi wala na dito eh. Hindi ko na ito magamit eh. Ito, itong screen na to, ito yung sa e-bike. Hindi yung display. Didetalye ko na lang ito dun sa episode natin ng e-bike conversion. Itong, ayan, yung mga parts na yan. Dito yung buttons pagbukas ng e-bike. Tsaka pang control ng lakas ng motor. Ayan, tapos throttle ito. May throttle ka din dito. May stand na din pala tong bike ko. Nalagyan ko ng stand para madali pagpapark. Etong stand na to, ito yung nakikita kong stand na maganda-gandang klase kasi meron pa siyang support dito na kaklamp dito sa seat stay. Hindi siya yung ordinary lang na clamp lang dito sa chain stay. Kasi may tendency dun magti-twist eh. Ito sobrang bigat pa naman nito. Kinakaya naman nitong stand. Ganto rin kasi yung side stand na gamit nung kaibigan natin na naka-pat bike din, na naka-e-bike. So, ganyan yung gamit nilang side stand. Nakigaya na lang din ako. Shopee ko lang nabili yan. Ewan ko kung meron pa, lalagay ko sa description yung link kung saan ko nabili yung sa akin. Baka naghahanap din kayo. Yung grips pala na gamit ko dito, may nagtatanong kasi na mga naka-loop bar din. Ito yung grips para dun sa butterfly na handlebar. Bumili lang ako ng ganito dati, tapos pinutol ko lang, ginupit ko lang dito. Ayan, gupit siya. Para magkasya dito. So, sakto naman kahit mahaba to. Bali, dalawa yung pwede mong gupitin pag bumili ka ng pang butterfly kasi pares yun eh, set yun eh. Sobrang mura, 100 pesos ko lang ata nabili yung dalawa na. Ganun din naman, foam din naman. Kagaya ng mga tigo 100 na ganito lang kahaba. So, mas okay yung ganito. Nung mag-ride kami sa Talim Island, ito yung ginamit ko. Medyo mabigat siya sa buhatan, pero sa padyakan, baliwala kasi nga, may motor. Sa mga ahon, baliwala kahit sobrang tarik ng mga ahon.
Madaya nga yan, no? Pero kasi, ang naging pinakantulong ng e-bike sa akin, kagaya nung ride na yun, mag-isa lang ako uuwi kasi alas lahat sila doon nang uwi. Ako, dito ang uwi ko. Wala akong kasama. Nung papunta ako, sandali lang yung biyahe ko. Nung pauwi ako, sandali lang din yung biyahe ko. Kahit medyo papadilim na kailangan mong makauwi ka agad, hindi ka masyadong pagod. Ang mahirap kasi sa mga ganun, pag mag-isa lang papadyak pauwi, di ba nakakalungkot? Doon mo mararamdaman yung pagod. Pero sa akin, hindi ko masyadong naramdaman yung pagod. Kasi nga, may e-bike, may tumutulong sa akin. Ang ginawa ko nun, sinagad ko na yung lakas ng motor para makauwi na mabilis. Nung una kasi nung papunta, tinitipid-tipid ko pa kasi ayaw kong maubusan. Medyo na-enjoy ko pagpa-fatbike eh. Parang gusto ko pa uli ng isa pang fatbike eh. Na hindi na e-bike yung setup, yung ordinary na lang. Sarap pala mag-fatbike eh. Kahit mabigat siyang ipadjack. Kung solo ride ka lang, okay lang. Pero syempre, kung may kasama, maganda naka-fatbike kayo lang. Ayun mga kapadjack, ayun yung mga upgrade na ginawa ko dito. Depende naman yun sa'yo eh. Kung ano yung kailangan mo i-upgrade eh. Kasi yung stock setup ng Phantom Blast, okay na yun. Para sa akin. Ang kailangan mo lang talagang palitan dun sa setup ng Phantom Blast na stock is yung preno. So okay kasi kung naka-hydraulic brakes. Eh. Tsaka yung crankset. Sobrang bigat ng crankset nun. Mas maganda, mas maliit. Kung ako magsisetup ng fatbike eh, na walang motor eh, magte-30T lang ako na chainring eh. Ganun lang gagawin ko para talagang magaan padyakin. Kung nagustuhan nyo yung episode na to, paklik naman ng like. That's it for this video mga kapadyak. Kita sa susunod na videos. Ride safe mga kapadyak.